my channel. Hello sa mga nagmamahal sa akin. Sa mga hindi nagmamahal sa akin. Okay lang. Mahal ko kayo. So, ayan guys. Ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa kung nag-aaway na ba kami ng amo ko o wala. Sa loob ng 2 years and 2 years and 4 months. Kung nag-aaway na ba kami. Ano sagot niya? Actually, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, kung nag-aaway na ba kami o hindi. Kasi nung bago pa ako dito sa kanila, hindi ko maintindihan yung salita kasi Arabic eh. Tsaka, hindi ko talaga maintindihan. So ngayon, alam na ako, unti lang. Unti hello, walala. Alam mo, hello, alam, ugly, yan. Kida. Ganyan. Unti lang yung alam ko sa Arabic. Tsaka, guys, ayun na nga, start na tayo, nag-aaway ba kami o hindi. So, alam ko naman hindi niya ito makikita kasi pwede na lang ko sisikat ako. Sisikat daw. Hindi ko alam. Okay lang hindi sikat. Gusto ko lang mag-enjoy. Gusto ko lang mawala yung stress ko dito. Kaya nag-YouTube ako. Ganun. Diba? Ganun. Tsaka ayan na nga kung nag-aaway kami o hindi. The question is, kung nag-aaway ba kami ng amo ko o wala? First nung una, tiniis ko kahit nagagalit siya sa akin. Wala lang. Parang sa tingin, hindi ako nakikinig sa kanya kung nagagalit siya. Hinahayaan ko lang siya. Hinahayaan ko siya that time. Kahit gusto ko nang magsalit. Gusto ko nang nagigigil na ako. Hinahayaan ko siya magalit. Ganun. So, ayun na nga. Dumating sa punto na. Tapos ko na yun yung kontrata ko last February 21. Tapos ko na yun last February 21, 2020. So, ayun na nga to. 2 years na ako. Ayan na nga guys, dumating sa punto na tapos na ako sa kontrata ko dito. Okay. Gusto ko nang umuwi doon yung time na yon nung natapos ko yung kontrata ko. Kaso, nag-place siya sa akin, sabi niya sa akin na magstay ka muna pagkatapos ng Ramadan, pwede ka nang umuwi this last June. Sabi niya, uwi ako June. Kaso, nagka-problema kasi may coronavirus. So, walang nangyari. Hindi ako nakauwi. So, last March 2020, that time. Kasi diba, nag-YouTube na ako. So, busy ako. Busy yung mga gadget ko. Nagagamit ko na din yung laptop ko. So, ayan, nakikita niya, naka-charge yung laptop ko sa mga, So, nagagalit siya kasi sabi niya, 24 hours daw ako nagcha-charge. So, hindi naman kasi 24 hours. Kasi, pag na-full yung laptop ko or na-full na siya, tinatanggal ko na siya. So, ayan, nagagalit ako. Sinasagot ko na siya. Sinagot ko siya. Sinabi ko sa kanya na, bakit ganon? Wala na akong rest day. Wala lahat. Pati ba naman pag-charge, magagalit ka sa akin, ganun. Hinabi ko sa kanya. So, ayun, lumabas na sa lahat. Galit ako. Galit na galit ako that time. Parang, yung galit ko is, naiyak. Yung galit ko is naiipon siya, simula nung bago pa ako, hanggang matagal na ako dito. Kasi yung, ayun, mga bago pa ako, tsaka matagal, naiyak ako.
Tsaka, ano ba yan? Parang nakakainis. Tsaka, ano? So, ayun, nagtalo kami. Gabi yung talo, gabi yung ano namin, sigawan. Sinabi niya kasi sa akin, mag-work ako 24 hours dito. So, ayun, sinabi ko sa kanya, wala na nga akong karapatan mag-work dito. Kasi tapos na ako. Sinabi ko sa kanya, tapos na ako. Tapos na yung kontrata ko. Any time po di ako ubuwi. Sabi ko sa kanya. Tapos that time, sinabi ko sa kanya, hindi na ako mag-work dito. Hindi ako mag-work. So, ayun na nga. Hindi ako nag-work that time. Isang araw, sabi niya, pag hindi ka nag-work, hindi ka kakain. So, ayan, hindi nga ako nag-work, hindi din ako kumain ng isang araw. So, ayan, dumating sa punto na, ano, na hindi ako nag-work isang buong araw, hindi ako nag-work, hindi din ako kumain, hindi ako nakaramdam ng gutom that time. Tsaka, nag-impake ako, nilagay ko yung mga gamit ko sa bag. Tapos, that time, sinabi niya sa akin, kasi lockdown yun eh. May corona na yun eh. Sinabi niya sa akin, ihatid niya daw ako sa, ano, sa agency. So, ayun na nga. Tumawag siya sa agency, wala. Sarado yung agency. So, hindi natuloy. So, I thank God. Kasi, pero willing talaga ako uwi that time eh. Kasi hindi ko na talaga kaya. Parang ayaw ko na kasi magtrabaho pag yung may kagalit na kayo sa amo mo. Kasi, parang ang pangit sa feelings kasi. Yan. Tsaka, so, ayan, tumawag si ano, may kababayanta dito, teacher namin sa ano eh. Yung nagtuturo sa amin dito, sa Muslim. So, tumawag siya, nagsorry daw yung amo ko. Pero sa akin, hindi nagmula sa bibig niya. Hindi ko narinig. Hindi siya nagsorry. Doon lang sa ano ko. So, parang wala na kasi ako choice. So, that time, nag-work na ako. Ganun. Nag-work na lang ako kasi pag hindi ako mag-work, gutom ako, mamamatay ako dito. Ayoko pang mamatay, gusto ko pang umuwi. Di ba? Tsaka ano, pagkatapos nung away na yun, nagsorry naman ako kasi sinabi ko kasi sa kanya, Muslim ka pero ano, pangit yung ugali mo. Parang nasaktan daw siya dun. Nasaktan siya dun sa salita kong yun. Eh, kasi totoo naman eh. Di ba? Tapos pagkatapos nun, okay na kami. Pero ano, may ano pa rin, pangit kasi, may ano pa rin kasi, nag-aaway na kami. May gap na siya. Tapos, okay na kami that time. Naulit na naman yung pangyayari kasi, ala, kahit okay na kami, lagi niya pa rin akong inaano. Sinasabihan, yung ano. Tapos that time, okay na. Naulit yung pangyayari isang araw or March, April, mga April, hindi pa siya Ramadan. April ata eh. Isa. So, ayan, okay na kami. Naulit yung pangyayari isang araw. Naglinis ako sa ano, nilinisan ko yung refrigerator. Kinuha ko lahat yung nasa loob. Tsaka, di ba may ano yun? May matigas na yellow. Matigas. Tsaka, ayun. Ang tigas niya, okay na. Ano na lang, wala lang laman yung ref, di ba? So, nililinis ko siya. So, hindi pa nakuha yung yellow sa lalim. So, ito ba naman siya? Ulit-ulit siya sinabi niya sa akin na, ba't ko daw pinipilit na kunin yung yellow? Ay, hindi ko naman pinukuha, tinitingnan ko lang, baka okay na siya. Hindi ko naman siya, ano. So, ayan, pagod na ako, di ba? Kasi ang daming laman ng rough is. Pagod na nga ako sa work, ganun pa siya.
So, kasi naging okay kami, di ba? That time, lagi, parang palagi niya akong inano. So, napuno na naman ako. Hindi naman ako nakapagtimpi. So, sinabi ko sa kanya, hindi ko naman yan ginalaw. Sinabi ko sa kanya, you're liar. Sinabi ko sa kanya. So, nagalit siya kasi sinabihan ko siyang liar. Eh, kasi, kung ano yung nakikita ko sa kanya, sinasabi niya sa akin, sinabihan niya ako wala akong utak, sinabihan niya akong crazy daw ako, walang utak, crazy. Machine, ganun. Ayaw ko magsalita ng Arabic kasi alam niyo na. Tsaka ano, ganun. Okay na yon. So, ayun, nag-away. Sinabi ko sa niya, bakit? Sabi ko sa kanya, bakit? Kung ayaw mo na sa akin, pwede naman ako mag-stay sa mga kakilala ko na malapit lang dito. Bakit? Kung palag araw-araw ka na lang nagagalit sa akin, araw-araw mo na lang ako pinapagalitan. Ano ba? Grabe yung time na yun. Iyak talaga ako. Iyak na iyak ako kasi pagod na nga ako. Pinapagalitan pa ako. Hindi naman kasi okay naman kasi siya naman yung amo ko eh. Kaya dapat respetuhin. Kasi sa punto na din, pag hindi tayo nirerespeto bilang tao, hindi din tayo mag hindi din natin sila marerespeto, 'di ba? So ayun, hindi na ako nakapagtimpi. So, nag-away na naman kami. So, ayan. Away na naman kami ulit. So, nag-away lang kami. Nagkasagutan kami. Sinabi sa kanya, kung ayaw mo na sa akin, ano, kung hindi ka naman, hindi mo na feel na makakasama mo ako sa bahay, kung ayaw mo sa akin, iuwi mo ako. Gawan mo ng paraan na makaka-uwi ako kahit na time lockdown eh. Sabi ng kanya. So, ayan. Sinabi ng matanda, kasi yung mama niya, na ano ko, sinabi ng matanda, mabuting tao daw ako, ganun. Ginagawa ko naman yung work dito. So, ginagawa ko nga yung work dito, bakit palaging nagagalit yung anak mo sa akin? Ba't ganun? So, ano time? So, umiyak ako, sobrang iyak ko that time. Iyak na iyak ako. Parang ginaganan ko yung ulo ko. Ganun, 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 ganun. Kahit, sabi ko, ginaganan ko na yung ulo ko. Kasi, pagod na nga ako. Ganun, ganun pa yung magiging result, di ba? So, ganun. So, ayun. Hindi ko talaga maalala. Naiyak na naman ako. Bumalik naman kasi sa ulo ko eh. Ayun. Dalawang beses kami nag-away ng grabe. Di pala, pangatlong beses pala, kasi yung una, muntik niya ako sampalin. Sige, sabi ko, sige, sampalin mo ko, sampalin mo ako. Tatawag ako pulis. Gusto ko niya. Hindi niya natuloy. Hindi niya ako nasampal. Saktan niya ako. Huwag niya lang ako saktan. Saktan niya lang ako sa ano, sa salita. Huwag niya saktan yung ano ko, physical. So, ayun na nga. Gusto ko lang i-share yung experience ko dito. Experience ko dito kung nag-away na kami or hindi. So, ayun na nga. Nag-away kami. Pero ngayon, okay na kami. Wala nang away. So, salamat kay Ate Michelle. Sa Ate Michelle. Ate Michelle. Thank you kasi sa mga advice mo, sinabihan mo ako, iwasan ko na siya. Pag nagagalit siya, lalayo ako sa kanya. So, ayan na nga, lumayo na nga ako. Wala lang away. Peaceful na, pero gusto ko pa din umuwi kahit nagpakabait na siya sa akin. Gusto ko pa din umuwi. Sige, pagod na ako. So, ayan. Hindi talaga, nagsasalita na nga ako sa camera, dito sa camera, pero naiiyak pa din ako eh. Pasensya na kayo. Naiiyak ako kasi hindi biro ang pagiging isang OFW dito, lalo na pag domestic help, lalo na pagkatulong yung trabaho nyo dito. Hindi talaga siya biro. Kaya sa mga nagbabalak dyan, wag na kayo dito, wag na, wag na.
Ayun, sa mga nagbabalak dyan, dyan na lang kayo sa Pinas. Huwag na kayo dito. Negosyo na lang kayo. Kasi, hindi biro ang buhay katulong. Hindi biro ang buhay katulong dito sa ibang bansa. Okay lang kung yung trabaho mo, isang cleaner ka dito, isa kang nurse. Yung... Pero pagkatulong kasi, hindi mo malalaman kung mabait ba yung amo mo. Paswertian lang kasi dito. Yung iba, nire-ref na kasi yung amo nila. Ako nga, pasalamat ako kasi walang asawa yung amo ko. So, siya lang. Kasi wala na siyang asawa. So, okay na ako. Nabibilang ba na ako sa maswerte? Pero, hindi yung full na maswerte kasi, ayun nga, wala, hindi ako napag, wala nga ako rest day. Walang libre, habon. Lahat. Sariling pira ko yun. Kaya ngayon wala akong ipon, pero go-go lang, fight lang, fighting. Fighting pa rin kahit wala na akong ipon. Kahit wala akong ipon, alam nyo, kahit wala akong ipon, gusto ko nang umuwi. Pagod na kasi talaga ako, diba? So, ayan guys. Pasensya na kayo kung umiyak ako sa vlog ko. Umiyak ako sa vlog ko. Pasensya na po kayo. Hey guys, ito na, tatapusin ko na yung vlog ko na to. So next vlog ko, gusto kong i-share kung paano mag-apply dito sa ano. Kung paano mag-apply bilang isang katulong dito sa ibang bansa. Kung ano magiging process, ganun. So abangan niyo na lang yung next vlog ko. Wala lang akong... So ayan, salamat sa mga nanonood, sa mga nagmamahal sa akin, sa mga mahal ko, sa mga hindi nagmamahal. Diba? Ayan, sobrang ito, wala akong sayaw. Hindi ako sumasayaw. Kasi, wala ako sa mood sayaw. So, ayan, salamat sa mga nanonood. Salamat, salamat. Thank you so much. I love you, I love you. I love you all and God bless us all. Thank you for watching, guys.